Hi! Mainit na hapon mga parts. Once again, this is your DUM Dome Freedom Rider. Nandito tayo ngayon sa Claro M Recto. Lumabas tayo. Araw ngayon ng Sabado. Susubukan ko tong bagong setup ng aking mic. Tingnan natin kung maganda ang output niya. So paikot-ikot lang tayo dito, malapit sa City Hall. Gusto ko lang talagang malaman kung kung may igaganda pa yung setup ko dati. Kasi nga nakakabutas ng bulsa pag bumili pa tayo ng mga mamahaling gadget. Gusto ko lang namang mag-record. Sabi nga nila pag nagmo-motovlog ka, kailangan mong mag-invest. Pero para naman sa akin, kung mahanapan natin ng paraan, gawa natin. Huwag lang basta bili ng bili. So if ever na maging successful tong trial na to, ibabahagi ko na rin kung paano ko ginawa. Pasok siguro tayo, ikot tayo ng Rojas Street. Sa mga naghanap ng Freedom Park, ito yung Freedom Park. Dito nyo pwede i-air yung mga gusto nyo iparating sa gobyerno. Dito mag-rally, provided kukuha kayo ng permit. Yun lang naman yun eh. Nag-asphalt na pala sila dito. Inasphalto na nila tong kalsada na to. Excited na ako malaman kung anong kakalabasan. Itong kalsada na to, pabalik ng Ruas. Mas familiar ako sa mga features, not with the name of the streets. Tama pala, kanina may nakita ako dun sa isang post sa Facebook. Actually, it's a video. Siguro, magandang pag-usapan na dapat tayong mga nagmumotor tsaka nagbibisiklita parating mag-ingat tayo sa daan. Hindi naman lingid sa kalaman ng karamihan na itong motorsiklo, ito yung pinaka nabubuli sa kalsada. Dati yun, ngayon nandito na yung mga nagbabike. Oo, pati yung nagbabike nabubuli na rin. So sana iwasan natin yung bullying sa kalsada. So ang nangyari kasi doon sa video na nakita, may nagbabike. Sa simula, tama naman yun, dumadaan sa bike lane. Then, siyempre sulit yung marka sa kalsada. Yung katulad nito, solid line. So ibig sabihin nun, exclusive para sa nagbibisikleta. Now here comes the intersection. Sa intersection, napuputol-putol na yung mga guhit na yun. Ang ibig sabihin kasi nun, kahit yung motorized vehicle, kahit andun pa yung bike lane, pwede siyang pumasok sa linya ng mga bumibisikleta. Para sa mga nagbibisikleta, pansinin nyo yung kulay green na marka doon sa ating kalsada. Nakikita nyo yun malapit sa intersection. Now, pag nakita nyo yun, it must remind you na papasok kayo ng intersection. So magdahan-dahan kayo doon. Especially wala kayong signal light. So pasok tayo, punta tayong bangkirohan kung saan namimili yung karamihan. So, halos wala na yung posters. Mukhang inalis na. So, dito sa bangkiruan, nandito yung mga fruits. Siyempre nga, palengke. Hopefully nagre-record yung audio natin. Ang hindi ko lang napansin to, may orasan pala yan sa itaas. Kaso gumagana ba? 10:38 pa atang oras. Ang daming nakalawit ng wires. May mga napuputol pa . Basta na nakalawit. Marami kasi pwedeng madisgrasya. Ay, nabibilad na yung kutis natin sa araw. Kung kanina, choco na gatas pa. Pagbalik ko, choco na talaga. Okay, subukan na natin pumabor dito sa left side. Ayan, nakikita nyo. Malabang, intersection, di ba? May kalye dyan. So, nakikita natin yung malapad na green. So, ibig sabihin naman ito, puti yung guhit nya. Solid. So, para lang talaga yan sa nagbibisiklita. And mayroong araw, papunta lang talaga dun. So, one-way street. Ito, one-way. Bawal yung mga nagbibisiklita dito na nagka-counter flow. Minsan kasi may nakakasalubong tayo, nagka-counter sila dito.
So bilang nagbibisikleta, sundin rin natin yung traffic rules. No, pag sinabing one way street tayo. So pag putol-putol yung guhit, ibig sabihin pwedeng gamitin yan ng motorized vehicle, kasi minsan pumapasok sila doon. No? Kailangan nilang gamitin, hindi porket bike lane yan. Ako, ginagamit ko rin yung bike lane. Especially dyan sa may Bolton Bridge. As long as walang bike na malapit sa'yo, yung kita mo clear, okay lang naman yun. Pinapayagan tayo. Huwag ka lang pumasok dun pag maraming bibisikleta. Itong bike lane na to, kasi nga sa guhit nga naputol-putol siya, pwede ko tong gamitin. O wala akong nakikita ang nakaharang dyan na nagbabike, so ito, pwede kong gamitin. And following the instruction na papunta dun, one way, ha, yan o. So ito, pwedeng gamitin. Bantayan mo lang yung pag nandun na yung solid line dyan, yung solid na linya dyan sa labas, lumabas ka na, bigay mo yun sa mga nagbibisikleta. O ayan, Ecoland na, malapit na tayo sa Ecoland Terminal. Pero balik siguro ako dito, balik ako ng Sandawa. Kakanan tayo dyan sa intersection. So this is Sandawa. Subukan natin minsan na sumakay tayo ng bangka dun sa mayroong sapa dyan eh. Tapos may mga bangka. Right turner yield to bikes. Yun, yun yung sinasabi. Magparaya-raya. Ito nakalagay, bike lane. Pero according sa memo, pwede natin gamitin yun as long as broken yung guhit. Ito, broken, pwede natin gamitin. Pero pag nakakita ka ng mga nagbabike, eh, huwag ka nang pumasok. May space pa naman tayo dito sa labas. Ay, sa labas ba? Sa loob. Outer yun eh. Sige, dito na portion, try natin. Part pa rin to ng pamilihan. Dito talaga maraming nagbabagsak. So magulay, maraming bumibili. Kaya ang sistema, medyo ano tayo dito, ingat. Lalo na pag maraming tao. So ito yung tinatawag na metro. Bueno, paikot-ikot na tayo. Dito pwede tayong kumaliwa. Kaliwa tayo dito sa anda. I do not know kung maganda ang kuha ng ating mic. Ulitin ko, pag maganda ang kuha nito, of course, ibabahagi ko sa inyo. Alam ko maraming naman problema pagdating sa audio. Isa na ako dun. Kaya marami na rin tayong sinubukan. Ay, ba't no entry ngayon dito? Oh, sige. No entry. Oh, ito, guhit na to. Pwede ka naman mag-overtake pag ganitong guhit. Discretion lang. Siguraduhin mo lang na ligtas. Everything is your discretion. Kaya nga nagka-lisensya ka eh. Pag nagka-lisensya ka, may pwede nang mawala sa'yo. Dapat isipin mo muna yung mga pinaggagawa mo dito sa kalsada. Hindi ko tayo dito. Si M Recto na yung sa kasunod eh. Hindi na tayo pwede doon. So andito yung UM, University of Mindanao, Bolton Edition. Bolton Campus. Ay, ginagawa pa pala tong Bolton Street, tumalapit sa San Pedro Cathedral. Oops, ang lalim. Yep. Ano kayo nakapunta dyan? Mahaba-habang panahon pa to ng pagbubungkal at pagsasaayos ng street na to. Ang lalalim na yung mga butas dito. Yun. Kasi pag nadaan ako dyan, bawal na akong tumawid ng kalsada, tapos bawal right turn. Pwede akong ulihin dun. So this is the City Hall. Dito na ako sa City Hall. Mabalik na ako. So subukan ko lang naman yung audio natin eh. Kung maganda na yung audio, then good. Pero sinasabi ko sa inyo, mabaga na yung takbo natin. So hindi ko alam kung pag umabot tayo ng mga 90, kasi doon talaga nagkakaroon ng mas malaking problema. Okay. O, pabalik na ako.
So hanggang dito na lang muna mga parts. Once again, this is your D1 Dom Freedom Rider signing out.